maaaring may matinding dahilan kung bakit niya nagawa yun. Inamin na sa akin ni Amante na mahal niya si Isabel. Kahit alam na nagkakagustuhan kami, patayin ko siya. Hayop ka, Rebecca! You're welcome. I knew you'd love it. Di ko alam kung sino sa inyo ang paglalamayan, pero sigurado ako may mamamatay. Miguel, ayaw ka na makita ni Isabel. Huwag kang makikialam dito. Isabel, mag-usap. Wala na kayo pag-uusapan pa. Sugat mga kampon at lipunin ang mga kaaway! Huwag niyo susukuan si Lubig! Ano ba yan? Ayaw umandar, ma'am. Bakit nga ayaw umandar? Halimaw! Adresan mo! Dali! Nalibilisan mo! Samuel. Amelia, siguro ikaw may pakanaan itong lahat. Yan ang bagay sa tulad mong traidor! Ikaw na namang pangahas ka. May ilalabang ka ba sa akin? Tandaan mo, babaylan. Kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Tingnan natin. Yeah.
Ngayon, Padre, magdasal ka na sa Panginoon mo. Marunong palang makinig ang iyong Panginoon. Ay! Anong meron? Bakit parang naglalabasan ng mga demonyo? Rito, mawag tayo ng mga pulis! Ano naman ang magagawa ng mga pulis dyan? Kampo ng demonyo ang mga yan! Naku, dilove you na! Alam, alagad ng liwanag. Mga kaibigan, ang nasasakyan po ninyo ngayon ay isang hindi ka panipaniwala. Bago sumapanood to. Walang makapagsabi kung saan ang galing ang mga halimaw na ito. Tama ang hinala ko. Wala kay Samuel ang alay. Pwede tayo kumuha sa alay. Hindi tayo matatalo sa kampo ng dilim. Lalaban tayo. Wala akong kadala-dala, Amelia. Akala mo ganun ako kadaling talunin. Lalo na pag nabuhay namin si Apo Bukay. Hindi ka magtatagumpay, Samuel. Hindi nyo mabubuhay si Apo Bukay. Ilang araw na lang, luluhod ka na rin sa akin. Miguel, huwag! Isabel. Totoo bang naago ko ninyo sa akin? Dahil handa siyang ipagpalit ang lahat ng dahil sa akin. Isabel. Mom, ikakasal na kami ni Amante. Pero Isabel, hindi ba akong mahal mo? Nangako tayo sa isa. Miguel, umalis ka na. Hayaan mo na kami ni Amante. Hindi, Isabel. Hindi kita isusuko ng ganun kadali. Ililigtas kita. Ililigtas kita. Ayaw na niya sa'yo, Miguel. Huwag mo na ipilit sa sarili mo. Isabel! Kinukuha siya ng babaylan. Kailangan niligtas natin siya. Tumigil ka! Upo siya sasaktan! Ikaw ang pumatay kay Wakal? Ako nga. Pakawala mo si Isabel. Hindi utos mo ang susundin ko. Ah!
Graciela. Guillermo, bakit? Hindi ko na sana sasabihin sa'yo to, pero... Alin? Si Isabel magpapakasal kay Amante. Totoo? Oo. Siguro naisip nila na ang pag-aasawa ay magandang paraan para hindi maialay si Isabel. Kumawa naman si Isabel. Hindi ko malam makikita ang kasal niya. Pero napanood ko sa TV, hindi natuloy ang kasal nila. Ano? Bakit? Hinarangan ni Samuel ang pagpapakasal nila. Hayop ka, Samuel! Akala mo pumunta ako ng gera ng hindi handa. Magbabayad ka, Samuel. Father. Nasaan ang babaylan? Nawawala na siya. Dali na. Tara! Isabel. Hindi ka nakatakdang mag-asawa. Dahil si Apo Abuka yung makakasama mo sa muli niyang pagkabuhay. Hindi totoo yan. Totoo yan, Isabel. Ikaw ang bubuhay kay Apo Abukay. At ikaw ang magiging asawa niya. Hindi niyo mamabuhay ang Apo Abukay na yan. Sige na. Ibig ka na. Huwag mo na akong pahirapan pa. Sige na. Ayoko. Miguel! Amante! Tulungan niyo ako! Halika. Kailangan makuha natin si Isabel. Pag nagkataon, hindi na natin kailangan yung Samuel na yan. Isabel! Malamang may kumuha na sa kanya. Narinig ko tinatawag niya mga pangalan natin kanina. Halika. Siya ba, Alay? Hindi ako alay! Hindi ako nga alay! Plano ka yata sulohin ang alay. Hindi niya gagawin yan. Nasa atin ang pulseras. May usapan tayo, Samuel. Bitahan niyo ako! Ayun na! Bitahan niyo ako! Miguel! Miguel! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Anong pinagmulan nito at bakit? Hoy, okay manood, magtrabaho na tayo. Ready? 5, 4, 3, 2. Lalong lumala ang kaganapan sa ngayon sa tapat ng simbahan kung saan umaatake ang mga maligno sa kasalang nagaganap. Pakawalan niyo ako, mawalang hiya kayo. Tingnan mo nga naman. Ikaw lang pala ang alay. Sino mag-aakala no? Minsan na tayo nagtagpo. Pinakawalan pa kita. Ililigtas ako ni Amante mula sa inyo. Talaga? Kaya ba sa kanya ka nagpakasal at hindi kay Bulag? Kawawa naman si Bulag. Tama nang daldala na walang katuturan. Nasa atin ang alay, nasa inyong pulseras. Kaya kailangan na natin kumilos para buhayin si Apo Bukay.
Kailan ko ng mga tao ngayon? Nagkakagulo dito. Hindi ko alam kung sinong kalaban sa ngayon. Magpadala kayo ng backup ambulance rito para sumasagutan. Mamaya pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, eksaktong 18 araw na ni Isabel. Yan ang panahon na hinihintay natin para maisagawa ang ritual upang buhayin si Apo Bukay. Bakit? Natatawa lang ako sa naging takbo ng mga pangyayari. Sa tagal ng panahon, ginawa na ni Francisco lahat upang pigilan mangyari ang kinatatakutan. Pero hindi siya nagtagumpay dahil sa akin. At ngayon, matutupad na ng mga binhila ng matagal na nilang minimithi ang pagbuhay kay Apo Bukay. Pero sino na naman ang naging susi? Ako pa rin. Si Gayoso. Balik tayo sa mansion ko. Bilis. Hindi. Hindi ikaw ang masusunod. Kami. Saan niyo kami dadalhin? Relax ka lang, Samuel. Meron akong inihandang sorpresa para sa'yo. Kapag nakalabas ako dito, hahanapin kita, Isabel. Ilalayo kita ulit sa lahat ng kaguluhang ito. Kagaya ng ginawa ko noon. At wala na makakapagpahiwalay sa ating dalawa. Wala na. Hindi na tayo maghihiwalay, anak. Sinusumpa ako. Guillermo. Tumawag sa akin si Samuel para magbantay dito sa mansyon. Habang hinahanda nila ang pag-aalay, nakuha na nilang anak natin. Hindi. Hindi totoo yan. Ihaalay ni Samuel si Isabel para kay Apo Bukay. Hindi! Sabihin mo, hindi totoo yan sinasabi mo! Tumawag sa akin si Samuel. Nakuha na nila si Isabel. Hawak na rin nila ang pulseras. Oras na lang hinihintay. Hindi! Ikalabing walong taon na anak natin mamayang alas 12. Yun na lang hinihintay ni Samuel para ialay ang kanyang dugo kay Apo Bukay. Wala na tayong magagawa. Walang magagawa? Hayop ka! Hayop! Hayop ka! Anong klase ka, Mama? Anong klase ka, Mama? Ganyan na nga sasabihin mo? Basta mo na lang isusuko ang anak mo ng ganon? Ito ang itinakda, Graciela. Ikaw ang lumabag sa kasundo ang matagal nang itinala. Walang hiya ka talaga, Luis. Pakawalan mo ako dito! Talagan mo ako! Ako magliligtas sa anak natin! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Wala na sa mga kamay natin ang kapalaran ni Isabel. Wala na! Hindi! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Kailangan magkita kami ng anak ko! Kailangan makita ko siya! Kailangan maligtas siya! Kailangan malaman niya! Kailangan malaman niya na mahal na mahal ko siya! Kailangan malaman niya! Lahat ginawa ko para sa kanya. Namatagal ako naghintay. Namatagal ko siya hinahanap. Namatagal ako lang muli na sa kanya. Namatagal ako. Kailangan mo. Alam na mga binhila ng kinalalagyan natin. Kaya kung meron kayong balak traitorin naman, huwag niyo nang ituloy. Masyado ka naman paranoid, Samuel. Bakit pa tayo nandito? Para makilala mo na rin ang mga taong nasa likod ko.
Kumusta, Samuel? Oh, Samuel. Buhay ako. Hindi ka nagtagumpay sa pagtatangka mo noon na ipapatay ako. Kung tutuusin, pwede akong maghiganti ngayon sa mga kasalanan na gawa mo sa akin at sa mga binhilang pinagmalupitan mo noon. Ah, pero hindi mo gagawin. Dahil alam mo na kailangan mo pa rin ako para buhayin si Apo Abukay. Ano ba pakinabang niya? Nasa atin ang pulsera siya kasi Isabel. Si Samuel ang nakakaalam ng pasikot-sikot sa kuweba ng himlayan ni Apo Abukay. Siya rin ang nakakaalam ng lagusang ligtas tungo sa bangkay ni Apo. Pinagkakatiwala ang mahalagang kaalaman niyon sa mga tunay at totoong pinuno ng binhilan. Buti naman amang natatanda ko pa yun. Pamahalam ka na sa anak natin, Graciela. Hudyat na ng pag-aalay ng kanyang dugo para mabuhay si Apo Abukay. Hindi. Nasa na matinding kapangyarihan ay pagkakalooban. Ano ginagawa ng traitor na yan dito? Hindi ako pinilan. Apakabuhay ni Apakabuhay. Mamamatay ang babae ito kapag pinigil niyo apakabuhay ni Apakabuhay. Miguel, gawin mo ang tungkulin mo. Pabayaan mo na ako! Hindi kita maaaring pabayaan, Nay. Tahan na!